Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Lipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkakaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng lingas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating si Cesarea sa saharing Agripa at si Berenice upang bumati kay Pesto. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Pesto sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem,
isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hinihinging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang pani at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya namay hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y hindi buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kaniyang usapin. Kaya pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihin, purihin mo kaluluwa. Sa pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin, yaon kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa kaniya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating Guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo
ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat may katlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. At binabati din po natin ng magandang umaga ang mga kapatid natin na kikiisa sa banal na pagdiriwang na ito via live streaming at mga tagapakinig ng Radyo Totoo 95.9. Mga minamahal ko mga kapatid, alam natin ang kwento ng buhay ni San Pedro. Alam natin na tatlong beses niyang itinanggi ang Panginoon. Ngunit sa ating ebanghelyong napakinggan, binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon na tubusin o patunayan ng kanyang sarili. Kung dati ay tatlong beses niyang itinanggi ang Panginoon, ngayon naman ay tatlong beses niyang ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Sabi ng ating Panginoong Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Kaya nga naman po, hindi lang siya pinatawad, kundi pinagkatiwalaan siya ng ating Panginoon ng napakahalagang misyon, ang maging pastol katulad ni Jesus. Pastol na nagmamahal, pastol na nagmamalasakit, pastol na nag-aalaga at handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Sa araw na ito, tinatanong din tayo ng ating Panginoong Jesus, Mahal mo ba ako kaysa mga ito? Gaano mo ba ako kamahal? Mga kapatid, katulad ni San Pedro, maraming beses din nating itinanggi ang Panginoon dahil sa ating mga kasalanan at sa hindi pagsunod sa kanyang mga utos. Ngunit katulad rin niya, tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang patunayan ang ating pagmamahal sa Panginoon. Hinihintay niya tayo na bumalik sa Kanya. Tatanggapin niya tayo. Hindi niya tayo titiisin. Hindi niya tayo sisisihin. Hindi niya tayo susumbatan dahil sa ating mga nagawang pagkakamali. Sapat na sa Kanya ang ating pagsisisi at pagbabalik loob. Mahal tayo ng Diyos higit pa sa inaakala natin.
Kaya sa araw na ito at sa mga susunod na mga araw, ipahayag natin, patunayan natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Gampanan natin ng maayos anumang misyon ang ipinagkatiwala niya sa atin. Gampanan natin ng may paglilingkod, gampanan natin ng may pagmamalasakit, at higit sa lahat ng may pagmamahal. At hayaan niyo pong tapusin ko ang ating pagninilay sa mga salita ni San Felipe Neri, ang santong ginugunita natin sa araw na ito. Sabi niya, "Never let a day pass without doing something good. Never let a day pass without doing something good." Ibig sabihin, gagawa tayo ng mabuti araw-araw. Gagawa tayo ng kabutihan araw-araw, sapagkat ang pagtupad ng ating misyon ay ang paggawa ng kabutihan araw-araw. Ito ang ating pagpapahayag ng ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Amen. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Sumasambat ng mamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain na ikalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng pagpupuri at pasasalamat, ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao, gaya ng ginanap ni San Felipe Neri, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesus Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Inoong Diyos ng
kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kami tanang ngayon at magkakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at Gilbert na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlayang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. 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 Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Palad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me. To reborn my
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa ating pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mahigpit po tayong pinag-iingat sa mga lumalabas na fake Facebook accounts na nagpo-post ng ating mga official video testimonies. Hindi po iyan galing sa pambansang Dambana at kahit kailan ay hindi maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay ang simbahan. Tayo pong lahat ay pinag-iingat. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, mga kapiyo, ang osteriya ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Amin din pong ipinaalam sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin
mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Puso ko'y napupuri, napupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapag.